Pasuotan ng ilang mga dumalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinag-usapan. Ang ilan pa sa mga ito, nag-trending. Ang mga yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Bida ang kulturang Pinoy sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kasuotan pa lang, itinampok na ng mga opisyal ng pamahalaan at iba pang panauhin ang iba't ibang obra ng mga Filipino designer. Ang mag-asawang sina Senator Mark Villar at Attorney Emeline Aglipay Villar, simple pero elegante ang datingan. Actually, nagustuhan ko lang dati nung nakita ko yung design niya na may manton. Wala pa kasi akong terno na may manton, so kaya naisip ako magpagawa sa kanya ng ganong design ng terno. Couple goals din sa red carpet sina Senator Cheese Escudero at ang may bahay niyang si Heart Evangelista. Bilang isang fashion icon, inabangan talaga ng marami ang kasuotan ng aktres. It's made by this amazing Filipino designer, Michael Leyva. It's very special kasi first time ko siyang susuotin, so I'm very happy. Ang iba pang bisita, kanya-kanya ring aura ng kanilang mga kasuotang likhang Pinoy. Si Vice President Sara Duterte, nagningning sa isinuot niyang Maguindanaoan dress na bahagi ng kanyang pagbibigay pugay sa Moro Tribe ng Mindanao. Habang si Senadora Aimee Marcos naman, hinangaan din matapos ng suotin ang kasuotan ng mga taga-Cordillera bilang isang proud Lagunawa o anak ng Kalinga. Ang dalawang babaeng opisyal, magkasama ring nagpakuha ng larawan, bagay na umani ng papuri sa netizens. Higit naman sa kasuotan at iba pang kagamitan, tunay na wala nang masihigit pa sa pagpapakita ng kulturang Pinoy sa pagkanta ng ating pambansang awit. Sa programa, inawit yan ng classic opera singer na si Lara Maige. Lupa ng araw ng luwalhat at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may manghahapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Mela Lesmoras para sa Bayan.